Eto, wag na ho nating patagalin pa. Dumako na ho tayo sa ating segment na Sagot Kita. Concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang. Dahil dito, Sagot Kita! Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text ng inyong katanungan, comment or reaction sa ating programa sa cellphone number na 0917-306-8108. 0917-306-8108. O hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. So, first question natin from Janet Lawag. Saan po pwedeng mag-file attorney ng divorce? Kasi palagi akong sinasaktan na asawa ko years and 7 months bago ako umuwi ng Pilipinas. Nagsama kaming mag-asawa ng 1 month. Gabi-gabi niya akong sinasaktan. Attorney, 2 years and 7 months ako umuwi ng Pinas. Magkasama kami ng mag-asawa mahigit, tapos gabi-gabi akong sinasaktan. Tinitiis ko lang yun para sa mga anak ko. Sinira pa niya ang passport ko, kaya kumuha na naman ako ng bagong passport para makabalik sa Saudi. Ayan ho, no? Nakakalungkot naman ho yung mga ganyan. No? Mayroon ho talaga mga ganyan ho na sinasaktan ho ng kanilang mga asawa. So, ang tanong ho niya ay maaari ho ba siya makapag-file nga ho ng diborsyo dito sa Pilipinas. At gamit nga ho yung sinabi nga niya na pananakit nga ho ng kanyang asawa, halos gabi-gabi daw ho siyang sinasaktan. Ito, sa kasamaang palad ho, wala pa pong diborsyo dito sa Pilipinas, no? Yung panukalang divorce sa Pilipinas ay nasa kongreso pa din ho, no? Nasa Senado at sa mababang kapulungan nga ho. At ito ay tinatalakay pa nga din ho, no? At mukhang matagal pa nga ho para maging ganap na batas ho, no? Ang diborsyo sa Pilipinas. At kung hindi ho nagkakamali, halos dalawa na nga lang ho tayo ng Vatican, no? Ang Vatican, wala din hong divorce. Siyempre, understandable naman ho yan. At ang Pilipinas, wala pa rin hong divorce dito sa Pilipinas. Ang meron ho tayo, siyempre, yung annulment ho ng marriage and of course legal separation. So dalawang magkaibang konsepto ho yan. Siyempre kapag annulment, ang pinaka dulo ho niyan ay maari talaga ang inyong kasal ay napapawalang bisa na nga ho, no? Napapawalang bisa ang inyong kasal, ibig sabihin maari na ho kayong magpakasal sa iba kapag napawalang bisa ho ang inyong kasal. Ngunit sa legal separation ho, hindi ho napapawalang bisa ang inyong kasal. So ibig sabihin ho, hindi ho kayo pwedeng magpakasal sa iba. Kahit gaano pa ko katagal kayong hiwalay ng asawa ho ninyo o talagang maikling sandali lang kayo nagsama at kayo ay may kanya-kanya ng pamilya, ay hindi ho napapawalang bisa ang inyong kasal kung wala naman hong ground nga ho, no? Under sa annulment nga ho ng kasal. At kung legal separation lamang, hindi itong papawalang bisa. At sinasabi nga ho ng ating family code ay kayo ay maaari lamang ho mabuhay ng magkahiwalay, kaya ho legal separation. At ayun ho, maaari niyong paghatian ang inyong maari-arian at ang kustodiya sa inyong mga anak, pero ang inyong kasal ho sa ilalim ng batas ay valid and subsisting pa din. Kaya doon sa ating nag-text ho, yung pananakit sa kanya ng kanyang asawa, sabi nga niya halos gabi-gabi siyang sinasaktan, ay ito po, matuturing ho natin ito na repeated physical violence. Ayan ho, repeated physical violence or grossly abusive conduct sa inyong asawa, at ito po ay ground for legal separation. At ayun nga, sa kasamaang palad, hindi ito ground para sa mapawalang bisa ang inyong kasal. Kung wala na ho kayong ibang ground para mapawalang bisa ang inyong kasal, ito lamang ho yung inyong repeated physical violence and grossly abusive conduct ng inyong asawa. Ito po ay ground lamang for legal separation. At sabi nga ho natin kanina, sa legal separation, kayo ay hinahayaan lamang ho ng korte na mamuhay na magkahiwalay, pero ang inyong kasal ay nananatiling may bisa pa rin ho. Valid and subsisting.
Kaya yun ho, maaari kayong mag-file ng petition for legal separation sa ating mga family courts. At ayun ho, no, kung wala naman ho kayong kapasidad na kumuha ho ng abogado, kasi ho, kailangan ho natin abogado dito para ho hawakan yung kaso, ay maaari ho kayong humingi ng tulong sa ating mga public attorney's office or PAO. At syempre ho, sa ating Integrated Bar of the Philippines nationwide, sa mga IBP chapters ho natin, meron ho silang mga pro bono legal aid. Yun, wala hong bayad. Maaari ho kayong humingi ng tulong. Ayan ho. At syempre, kung malapit ho kayo sa ating Quezon City, no, dito sa University of the Philippines Office of Legal Aid, sa UP din naman ho, ayan, sa UP College of Law, meron ho silang Office of Legal Aid kung saan sila ho ay tumutulong ng libre. At para ho sa ating mga gustong magkaso, kaya ito nga ho, legal separation, ay maaari ho kayong tulungan ng UP College of Law, Office of Legal Aid. At yun ho, matutulungan ho nila kayo sa inyong mga suliranin. Nandyan ho yan sa, of course, Diliman, Quezon City. Eh, tuloy-tuloy pa din ho ang inyong mga katanungan. Mag-text ng inyong katanungan, comment o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-306-8108, 0917-306-8108, o hanapin ang ating live stream sa Atty. Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala.